So, sabi niya, wala daw sanang pasusan sa ano. In-response po sa opening statement. Nakakatawa. Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Admission po ni Mr. Oñate, kasi speaker talaga yung katulong nila for this PI. How will that affect credibility ng PI? Yun na nga yun na nga, i-assess natin, hindi pa tayo tapos kasi marami pa tayong testigo. I don't want to make any judgments or to make any conclusions at this point. I think we will have to have another hearing. A very key personality will be Attorney Tony Abad. We will await his arrival from overseas and I'm hopeful that he can enlighten us on what occurred. In the meantime, we thank the COMELEC for once again asserting that they will not proceed with the acceptance of any more signatures. At least na nasabi at medyo natahimik ang ating takot at kaba na tuloy-tuloy ang pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma. Kaya lang, dapat ipaliwanag anong gagawin dun sa mga dating pirma kasi wala naman deadline yon, hindi naman mapapaso o ma-expire yan. Baka gamitin naman sa ibang PI nila. Kaya kailangan maingat tayo. Sa iba't iba pang mga bagay na pinag-usapan, sa palagay ko, yung hidwaan ng dalawang kamera, talagang kailangan pag-usapan sa iba pang pagkakataon. At sa larong madaling panahon, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na dahil nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Bastet Verde. Nag-sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang mag-re-revolution yung damdamin. Pero nasaktan po ba kayo? Mayor Baste, ano pong ipinagsorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Oh, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry ka mo. Makakatuwa nga eh. Pero naintindihan ko kasi syempre yung nagbabagabag talaga yung damdamin ng bagat syempre yung tatay na saka yung ate na. Ma'am, yung pagtawag po ni former President Duterte na drug addict ko si Presidente. Ako, hindi na ako pasali doon. Bahala na sila. Kaya-kaya na nila. Pero bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga ganun. Nakakaloka. Yun lang. Thank you po.